topic natin ngayong araw na ito ay kuliti at ano ang gagawin para matanggal ang kuliti. Ganito ho ang itsura ng kuliti. So parang merong mapula, masakit na tumubo doon sa inyong pilik mata. Pwedeng sa ibabaw, pwede dyan sa ilalim. Kapag nangyari ito, kailangan lagi tayong maghuhugas ng kamay. At pag naghihilamos tayo, pwede tayong maggawa ng lid scrub. Ang lid scrub po, pwede kayong kumuha ng cotton buds, kumuha ng baby shampoo, lagyan ho ito ng baby shampoo, at ikuskos dito sa may lugar ng pilik mata ninyo, sa ilalim at sa ibabaw. Tapos, banlawan po maigi ng tubig. So, baby shampoo ang pwede kasi hindi siya masakit sa mata. Pwedeng gamitin sa ating mata ang mga baby shampoo at babanlawan maigi. Isa pang pwedeng gawin natin, pwede rin tayong mag hot compress dun sa ating mata. Pwede gamit ang bimpo, pero ako mas ginagamit ko ho ang cotton balls. Itong cotton balls, ilulubog lang sa mainit-init na tubig, huwag naman ng sobrang init, yung kaya ng inyong balat. I-trial muna sa inyong kamay, tapos pag nagawa nyo na dun sa mainit-init na tubig, ilalagay nyo ng 5 to 10 minutes dito sa lugar ng kuliti. Uulit-ulitin ito o gagawin mga 3 times a day, 3 beses, para mas mabilis gumaling at mawala yung maga ng inyong kuliti. Kapag nagawa na ninyo ang hot compress, ang next naman, tuturuan ko kayo paano mag-lead scrub. Yung lead scrub naman, nagamit yung mga antibiotic eye ointment. Bigay ho ito ng inyong ophthalmologist, katulad ng mga tobramycin, yan ho ang example. Ilagay lamang dun sa dulo ng inyong cotton buds. Yan, nilagay nyo. Pag meron na ho na antibiotic eye ointment, ikukuskus ninyo dito sa may pilik mata. Sa pilik mata, lalo na dun sa lugar na merong kuliti, at sa buong mata. Kahit dun sa lugar na walang kuliti, ulit-ulitin yung i-scrub. Pagkatapos, yung kabilang dulo naman ang lalagyan para sa kabilang mata. Ganun ho ang gagawin nyo. Bakit ba tayo nagkaroon ng kuliti? Yan, ang kuliti kasi mapula, masakit, nagluluha yung mata nyo, namamaga din yan. Kaya nga tinuruan ko kayo kanina ng hot compress. Ito ang itsura sa bata, sa matatanda. Pero yung mga teenager, madalas din magkakuliti. Hindi ho dahil sa nanilip sila, kundi dahil sa bacteria na Staphylococcus. Yan ay nakatira sa ating balat. Laging hinahawakan ng kamay, madumi ang kamay, hindi naghihilamos bago matulog, hindi naliligo araw-araw, or makeup hindi natanggal sa buong magdamag, kaya nagkakaroon ng kuliti ang isang tao. Ano ang gagawin? Kailangan wag ho tayong kusot ng mata. Maghugas palagi ng kamay kung hahawakan ang ating muka at ang ating mata. Tinuruan ko ho kayo kanina paano mag-lid scrub gamit ang mild soap o kaya ay baby shampoo at babanlawan ng tubig. Yun ho mga makeup nyo, tatanggalin sa gabi at pag maglalagay ng contact lens, maghugas muna ng kamay. Tinuruan ko na rin ho kayong mag-hot compress para mas mabilis gumaling ang inyong kuliti. Yung eyelid scrub naman na tinuro ko kanina gamit yung antibacterial eye ointment, gagawin nyo rin ho para gumaling at mapuksa yung staphylococcus na bacteria dun sa inyong mata. So pag nagkaroon ho tayo nitong kuliti, alam nyo na ang gagawin ninyo. Salamat po. Ulitin ko po yung paghihilamos kung pwede, isa sa umaga, isa sa hapon. Tapos isasama na ho natin yung ating kilay kasi madumi din yan yung ating kilay bukod dun sa pilik mata. Tapos kapag nga po may kuliti, yung paggamit ng hot compress, 5 to 10 minutes, 3 times a day dun sa lugar na merong kuliti. At yung lid scrub naman ay once a day, pwede bago matulog, ay gagawin nyo yung lid scrub sa inyong mata. Ngayon, mas maganda rin po labahan ninyo lahat ng punda ninyo para malinis lagi ang inyong unan. Maraming salamat po.